Ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Brother Artemio Mendoza, isang katekista. Mula sa Minor Basilica at Parokya ng La Purisima Concepcion dito sa Santa Maria, Bulacan. Isang napakagandang pagkakataon po na ako po ay mabigyan upang magkaroon ng pagninilay sa segment na ito ng Bulay at Buhay. Tunay nga pong nabandam ako ang kaligayahan sapagkat naroon ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos para sa akin. Ang ating pong pagninilayan ng mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 12, Taluktod 24 hanggang 25. Tunay nga rin pong napakabuti ng Panginoon sapagkat sa araw nito ay may pinagdiriwang tayong santo, si St. Lawrence na isang martir at isang diakono. Bigyan mo lang po ng pansin ang isang kasaysayan niya bilang isang santo na siya ay nag-alay ng buhay, nag-sakripisyo, inalay ang kanyang buhay sa pamamagitan na siya ay inihaw ng buhay. Isang sakripisyong talagang ating dapat natularan ang pagiging santo ni St. Lawrence. Isang magandang araw din at pagkakataon sapagkat ang araw pong ito ay Episcopal Ordination ng ating Obispo, Bishop Dennis Villarojo. Kaya tunay nga po na napili kong pananalita mula sa ating Ebanghelyo ay yung pong sinabi, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroon, naroon din ako. Isang magandang pananalita para sa ating sarili. Tanda-tanda ko pa po nung ako ay pagkatapos ko ng high school. At simula po ako na maglingkod sa pamamagitan ng samahan ng mga kabataan. Nahimok ako ng mga kaibigan ko bilang isang koro at sa ganun pamamaraan ay yun po ang naging daan sa akin upang magpanimula sa aking paglilingkod. At dumaan niya po ang pagkakataon, ang panahon hanggang sa aking paglilingkod ay nagkaroon din po ng pagbabago na iba rin po ang samahan na nilahukan at sinamahan. Subalit sa paglilingkod na yon ay hindi rin po makatatawaran na may mga pagkakataon na talagang sinusubok po ng panahon. Naroon po ang aking pagkakaroon ng karamdaman. Sa paglilingkod nga po, tunay niyang para bang sinasabi niya na madadalisay ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dumating ako ang pagsubok na ito sa aking buhay. Kasama ang aking pamilya, naharapin ang pagsubok na ito. Ako po ay nagkaroon ng karamdaman. At ito nga po ay hindi lang po isang araw, dalawang araw, kundi ilang taon po na ito ay aking nakikibaka sa karamdaman ito sa pamamagitan ng pagpunta sa ospital, Jose Reyes Hospital. Kasabay po nito ang pagtatrabaho ko sa gabi, pag-uwi ko po sa umaga, diretso po ako upang magpatingin. Subalit naroon, sabi nga po, ang paglilingkod ay tunay na dinadalisay sa pamamagitan niya po ng pagsubok na ito. Subalit napakabuti at napakabait ng Panginoon. Sa tulong po ng ating mahal na ina, natatanda ko pa rin na noong po mga panahon yun, isang mall po ang aking dinaraanan. Ito po ay yung pong Lutesco na talagang naroon po sa ground floor ang imahe ng mahal na ina na karga-karga ang kanyang anak na si Jesus. Hindi po ako pumupunta sa ospital na yun na hindi po doon dumaraan. Sapagkat dama ko po ang pagtulong ng ating mahal na ina. Nakakarating po ako ng ospital, pauwi po sa amin, naroon din po ang aking patuloy na pagdaan sa mahal na ina upang mapuri, upang mapasalamat. Sa ganong kaparaanan, ang paglilingkod niya po sa ating Panginoon ay hindi lang po napakadali. Mahirap,
talagang napakahirap sapagkat nandoon ang pagsubok na dumarating sa aking buhay. Maraming mga pagsubok hindi lang para sa akin, kundi sa aking baybahay. Dumating rin po ang pagkakataon kasi po ay sinubok din. Nakaagapay naman po ako kung paano siya naging kaagapay ko sa aking karamdaman. Siya lang po ay inagapayan ko rin po sa kanyang dinadalang karamdaman. Subalit sabi ko nga po, napakabuti ng Panginoon. Sapagkat naroon ang pagtulong niya bilang isang Panginoon na buhay. Naroon ang pagtulong niya sa isang lingkod niya na patuloy na nagsisikap, na lumapit at tumahak sa mabuting daan, sa tuwid na daan. Kaya bilang isang mananampalataya sa aking buhay, tunay ngang pinapalalim ko pa ng higit ang aking pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat siguro nga po, yun lang po ang tanging daan upang ako ay maligtas na tunay, makita ang kanyang harian sa takdang panahon. Sana po mga kapatid, ang aking binahagi sa inyo ay magkaroon po rin po ng kapupulutan ng aral para sa ating buhay pananampalataya sa pamamagitan niya po ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Muli po, isang magandang araw po.